Idol Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating pong mga kababayang OFW. Ayan, sa ating pong mga business at mga kapapis sa mampanig ng mundo. Ayan, mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa ating pong mga kabusiness dito po sa Pilipinas, ayan, ingat po tayo ano, at medyo maulan po na araw sa ating lahat. Bueno, ako po si Taong Galat sa araw na ito ay bigyan natin ng reaksyon. Ito pong, kumbaga parang pagpupulong ano, lahat ng mga kagwang nandyan, si Mrs. Kabusiness, si Mr. Kabusiness, si Papa Dens. Patungkol po ito sa isang napakahalagang desisyon kung ano nga ba ang dapat nilang gawin kay Bong. Mahalagang punto ito mga idol kasi dito nga po nakasalalay ang dapat nilang gawin kay Bong. Pero dito po sa usaping ito, pulutin natin yung mga sinabi ni Papa Dens. Bakit kailangan natin pulutin? Una, nakita ko na halos parihas ang pananaw namin ni Papa Dens. Nagkatugma po yung aming pananaw. Doon po sa ating reaction video, last po, nung pong nakaraan, ano po, ay halos kaparehas po ng mga sinabi ko itong mga pananaw ni Papa Dens, no? So dito tayo mag-umpisa sa ating reaction. Pakinggan po natin yung sinabi ni Papa Dens. Pa, patungkol kayo kayo po. Siguro konti pa. Konti pang siguro huling-huli na. Pasok natin siya sa institute. Bukal, tama na may sinabi ninyo kanina na makakatulong na yung mga kagong eh. Dati kasi pinasok natin siya doon. Tayo lang dalawa. Di ba? Wala rin sponsor po noon eh. Yung time na yun. Di ba? Siguro. May isang beses, pabili ng gamot. Malaking tulong din po. Pero kasi yung monthly talaga niya, mabigat para sa amin. Yun. Una po sa lahat mga idol, congratulations. Ano? Tayo po ay masaya. Kasi po yung desisyon ni Papa Dens ay nag-a-agree ano, na ipasok si Bong sa rehabilitation. Kaya nga lang, sabi nga ni Papa Dens dito, ito yung pinakamabigat na inamin niya eh. Noong daw unang pinasok si Bong, sobrang nahirapan sila. Kasi walang sponsor, silang dalawa lang ang talagang kumbaga umako sa responsibilidad. So, sa pagkakataong ito, kung ipapasok si Bong sa rehabilitation, the same din scenario ang kanilang kakaharapin. At dito, medyo long term ang kailangan kasi 1 year ipapasok si Bong. Kaya nga lang, mainam kasi sabi nga ni Papa Dens, meron ng mga kagwang, yung pong mga sumasahod na kagwang ay makakaalalay sa kanila. And hopefully sana, ano, siguro mula po sa labas sa mga nagmamahal kay Kuya Bong, kung sakaling ito po ang nais natin, ang kunting tulong siguro nito mula sa mga nagmamahal kay Kuya Bong ay malaking punto para po sa gastusin. Kasi hindi po talaga biro ang pagpasok sa isang institusyon. Patuloy po tayo. Eh ngayon, nandiyan na kayo mga kagwang. Salamat din sa Kabusiness Official dahil siyempre, nagkaroon kayo ng sarili ninyong YouTube channel, may income kayo. Diba? Eh mga katulong kayo sa amin. Para sa kapatid ninyo, kapatid natin na si Kuya Bong, huling marahan natin para kay Kuya Bong, pasok natin sa rehab siguro isang taon. Yun, diba? Narinig natin, 1 year. Dito sa sinabi niya, mayroon din magandang punto na nais nating iklaro. Ano, una yung sinabi niya nga mayroon na kayong mga YouTube channel. So dito natin mapagtanto na napakaganda pala. Ano po? Yung plano ni Mr. Kabusiness na magkaroon sila ng YouTube channel. Kasi ang kagwang ay makakatulong sa advocacy at mga gawain ng kabusiness, lalong-lalo na itong sitwasyon ngayon na kinakailangan talaga ng malakihang gastusin para kay Bong. So I think itong mga nakasahod na ng mga kagwang ay hindi po siguro magdadalawang isip ano po na natumulong dahil po kasama din naman nila si Bong at kapatid nila kung ituring si Bong. Ano po? Isang taon, tapusin natin talaga yung programa. Dapat, isang taon. Para sa akin po, tapusin natin yung programa. Oo. Para paglabas niya, di ba, kung Kuya Bong, tapos, makaka-deserve din ng babae na mapapangasawa niya kung sino man.
kasi talaga nabago siya. Yo! Kasi ngayon natin sa hanapan ng babae na mapapangasawa niya, parang unfair dun sa babae. Kasi hindi buo si Kuya Bong eh. Diba? Ito ang mahalagang punto na nais natin liwanagin. Una, hindi po ba tumulak tayo sa ating reaksyon noon na sabi natin ang pinaka pinakadahilan, malalim na dahilan ng pagbalik ni Kuya Bong at mas malala pa ay ang depresyon, no? Ganun din po yung sinabi ni Ma'am Plers, kung napanood ninyo, 'di ba? Sabi ko panoorin ninyo yung reaksyon ni Ma'am Plers. Nagkatugma kami na babae ang pinakamalalim na dahilan ng depresyon ni Bong. At noong pong ating mga previous analysis po sa ating pong reaksyon, sinabi ko na kung dadaan si Bong sa depresyon dahil sa pag-ibig, mas malala pa ang mangyayari sa kanya dahil sisirain niya ang kanyang sarili higit pa sa kanyang pinagdaanan noong panahon na natagpuan siya ni Mr. Kabusiness. Kasi ngayon, ang dami na, di ba? Pumasok na siya sa pinagbabawal, mas lalong naging langon sa alak, and at the same time, nagbibenta na ng mga gamit. Napakadelikado na po ng kaisipan yun dahil sobrang kontaminado na po yun. At isang patunay yun ng isang taong depressed na depressed. Nasa bisyo siya, nasa pagbawa siya ng mali, tapos mga kilala siya ng babae. Hindi po pwedeng doon pala siya magbabago. Para sa akin, maganda yun, nagbago na talaga siya, saka siya mga kilala ng babae. Yes, yes, tama yun, Papa Deans. Kasi, sa sitwasyon ngayon, kung sasabihin natin ang rason o ang susi para mabago si Kuya Bong ay baba, ang magtunay na magmamahal sa kanya, eh sinong magmamahal sa kanya sa sitwasyon niyang ganyan, di ba? So, kailangan niyang, kumbaga sa makina, i-overhaul. Kailangan kalusin yung talagang mga nakadikit na kalawang sa kanyang katawan. Yung pong kanyang negatibong pag-iisip, yung kanyang, kumbaga yung kanyang mga bisyo na nandyan, kailangan tanggalin yan para pagharap niya sa taong magmamahal sa kanya, presentable na siya at isang bagong Kuya Bong na. Naniniwala naman ako na kung talagang mangyayari at talagang mag-undergo siya sa proseso ng rehabilitation, may mababago eh. Kasi bakit? Nabago na siya nung una eh. Nagkaroon na siya ng pagkakataon na mabago. Kaya nga lang, di ba, nagkagulo-gulo kasi ito ngayon yung pinaka-worst na scenario, itong buwan na ito, dito sa ano na ito, nabanggit yan ni Mr. Kabusiness, di ba, na talagang nasaktan siya ng tudo dahil mayroon siyang inaasahan. May pangako siyang inaasahan na hindi natupad. Yun po yung isa sa pinakamasakit na kanyang pinagdaanan. Na mapapangasawa niya. Para win-win sila parehas. Oo, diba? Tama. Fresh yung utak ni Kuya Bong, fresh yung katawan niya. Tapos doon naman sa babae na mapapangasawa niya, hindi rin may stress. Yes, Andre, ako. Diba? Tama. Siguro, pasok po natin sa rehab. Oo. Yan naman yung mga katuwang natin. Yan lang po, yung para sa akin. Magkakahuling para. Pero para sa akin, dahil nag-viral din si Kuya Bong, malaming pasasalamat ko rin doon. At siyempre, sa Panginoong Diyos, ginamit ang kasanggapan yung pamilya namin para matulungan si Kuya Bong. Yun. Isa ito din sa magandang punto at magustuhan ko kay Papa Deans, yung acceptance na talagang malaki ang tulong ni Kuya Bong para mas lalong makilala ang Kabusiness. Kasi although may mga viral ang Kabusiness, ano po, pero malaki po ang tulong ni Kuya Bong para mas lalo silang makilala. Which is admitted naman po si Papa Deans. Inamin naman niya. At ang kagandahan dito sa pamilyang ito kasi hindi nila inilalayo ang lahat ng mga pangyayari sa buhay sa mga pagkakataon. Lagi nilang inire-relate yan na yes, ito rin ay isang biyaya na ibinigay ng Diyos para sa kanya. Actually, yung pananaw nga po ni Kabusiness dito, sabi nga po ni Kabusiness, ito ay isang sugbungin, kumbaga responsibilidad nila na iniatang ng Diyos para sa kanya na hindi niya dapat sukuan. And that is the reason why na hindi niya dapat pabayaan si Bong. So no, yun ang kagandahan kasi maswerte si Bong dahil napadpad siya sa mga taong mayroon talagang paniniwala sa Diyos. Sa mga taong totoong may puso, totoong may paniniwala, totoong may paniniwala sa Diyos, totoong may takot sa Diyos. Doon ang yan ang pinakamaswerte at mapalad na naging
takbo ng buhay ni Kuya Bong na napadpad siya sa ka-business. Marami rin mayroon si ka-business noong time na yun. Marami rin. Hindi lang si Kuya Bong. Yun lang po yung para sa akin. So, ayun, ano? So, yun po yung kanyang sinabi. Kaya po, kinuha ko yung puntong ito, mga idol. Kasi kung mapapansin po natin, ano po, kung makikita po natin, ang ating pong pinunto noon na sabi ko, kung mangyayari kay Bong ang pagkakataon na madidepress siya dahil sa larangan ng pag-ibig, mas malaki ang atras, kumbaga. Para siyang bisikleta na tumugay-gay papunta sa bundok, umakyat, ano. Tapos pagdating doon ay biglang hindi niya kinaya, bumagsak siya. Ang inertia po dyan, the power of gravity, hindi lang po siya hihinto doon sa kanyang pinagmulan, kundi mas malala pa, doon pa sa pinakasulok na pwede niyang kabagsakan. Ano, which is true? Kasi sobrang malala na si Bong sa kasalukuyan. Nakakatakot na ang sitwasyon ni Bong. Ang kagandahan lamang dito sa nakikita natin, kasi sa kabila ng lahat na naging pasaway si Bong, ay nandito sila para at least hindi sukuan si Bong. Pero tulad ng sinasabi ni Papa Dens, this is the last chance. Kasi siyempre may hangganan din naman ang lahat eh. Hindi naman pwede na paulit-ulit ang proseso. Pero I do believe na itong prosesong gagawin nila for 1 year, halimbawa, nandoon si Bong sa institusyon, I think malaking pagbabago yan. Malaki ang pagbabago niyan. Naniniwala ko kasi, una, bakit? Nasabi ko, nagbago naman talaga si Bong eh. Itong mga nagdaang buwan, nakita natin ang laki ng kanyang pagbabago. Pero maunawaan natin at maintindihan natin na hindi stable ang kanyang pag-iisip at marupok si Bong sa larangan ng pag-ibig. At kapag nasaktan ng kanyang puso, siya yung taong ang hirap mag-express ng kanyang nararamdaman. So ang ginagawa niya, sinasarili niya. Ang ginagawa niya, sinasaktan niya ang kanyang sarili. Parang mas gusto na rin ni Bong na, okay, eto na ako, sige. Kumbaga, sige, ganito na lang, go na lang ako sa ganitong sitwasyon. Wala na siyang iniisip na ikabubuti ng kanyang sarili. Pero, mataas ang respeto niya kay ka-business. Mataas ang respeto niya dito kay Mrs. Ka-business at kay Papa Dens. Maraming salamat sa pagkakataong ito, ano po, na talagang nabuksan, nakita yung pagkakataong ito na ipinaliwanag ni Papa Dens. Marami din yung mga kagawang nagpaliwanag, pero mas gusto kong i-highlight, mga idol, ito pong sinabi ni Papa Dens. Kasi the same, kaya po tayo nagawa ng reaction dahil parehas kami ng naging pananaw ni Papa Dens sa pamamaraan ng pag-assist kay Kuya Bong kung bakit siya nagkaganon. At dito, kung mapapansin nito, ano nga ba ang nangyari? So binigay dito yung hatol ni ano eh, ni binigay dito yung hatol ni ka-business, ha. Papakinggan natin si ka-business dito. O yung si ka-business bilang vlogger ay hindi rin magkakaroon ng ganong resulta. At yan lahat ay inaari natin sa kapahintulutan ng ating Panginoong Diyos, no? Kaya eto tayo ngayon. At ayun na yung ating mga naging gawi o nagawa para sa kapakanan ni Bong. Ayun na. Bong, naiintindihan ka namin at pero hindi ibig sabihin ko kung sintihin ka namin. At kailangan natin makausap si Bong, mahanap natin si Bong, makausap natin kaya makausap niya sa atin niya. Ayan. So, kailangan mahanap si Bong, makausap si ate niya. Yun po yung sinabi ni ka-business. At narinig natin yung kanyang sinabi, ano po, doon sa kanyang pagre-relate. Kung mga inire-relate niya ang sarili, ang lahat ng mga pangyayari, ano po, doon po sa sitwasyon kay Bong, ano po. Kanya pong nire-relate ang lahat ng mga bagay para po, kumbaga, ang lahat ng mga nangyayari sa buhay nila, sa ka-business,
ang lahat ng nangyayari sa pagiging vlogger niya ay kaloob ng Diyos. Yun ang kagandahan. Talagang nakita natin din dito yung kumbaga yung other side of the coins ni Cab Business eh. Nakita natin yung other side of the coins na kung paano inihahandle ni Cab Business, paano niya ina-assess at hinaharap ang ganitong klaseng problema. Hindi niya iwinawaglit yung kaniyang mga kumbaga yung kaniyang hakbang dapat naaayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Lagi niyang lagi niyang gabay ang Diyos. At ito ang isang napakagandang leader. Ano po? So ang sabi niya rito, kailangan mahanap si Bong. So pakaabangan niyo po mga pakipanood po. Meron po silang latest update, latest video kung saan nakita na nila si Bong. Panoorin po natin 'yan mga idol, At hindi po ako pwedeng magbigay pa ng reaction. Panoorin lang po ninyo. So dito lang muna tayo. Dito lang muna tayo. At least nakita at ipinakita natin na una, kailangan talaga marehab si Papa si Kuya Bong. Pangalawa, napatunayan natin at pinakita din ni Papa Dins ang isa sa pinakamalalim na dahilan bakit si Kuya Bong nagkaganito. Sa inyo pong lahat mga idol, comment down below. I-comment lang po ninyo sa inyong mga sa ating pong comment section para po naman kung malaman ko kung ano po ang inyong mga saloobin. At bago po tayo mag-sarado mga idol, una gusto nating ipaalala na sa kasalukuyan po ay may umiikot po na fake account ng Kabusiness. Ingat po kayo, iyan po mga idol ay may handle po na @kabusiness.official. Yan po yung fake account. Kasi po pwede po siyang mag-comment, baka po i-comment at makiusap sa inyo at sabihin niyo yan po si Kabusiness. Basta po @kabusiness.official, hindi po siya. Ang official po na handle na ang Kabusiness ay @kabusinessofficial. Diretso po, wala pong dot, wala pong period. And then iyan po ay 489,000 followers. So dapat po i-check natin po yung number of followers po mga idol para makita nating legit. Okay? So ayan, i-follow natin mga idol, Kabusiness Official, Papa Dins, and of course sama natin po ang ating pong Kabusiness family at siyempre ang ating pong mga kagwang, kagwang Bong, kagwang Bay, kagwang Intoy, kagwang Bugi, kagwang Burnok at kagwang Buknoy. And then ang ating pong mga reactors mga idol, isama po natin 'yan. And siyempre, andyan po si Wakiwak TV, Papa Sundot at Bong TV. Ayan, sama po natin yan mga idol. Siyempre, ang inyong abang lingkod taong gala. God bless us all mga idol. Mapagpalang araw. Maraming salamat po sa pakikinig.